Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Travel Endlessly. And for today's video, magpo-food trip tayo dito sa Sky Garden by the bay. Ayan, ayan, may view ng ano, medyo ng araw lang at mataas yung sikat ng araw, kaya ayan, siya masyadong kita sa aking camera sa pero ayun, maganda yung view dito. And kakain tayo ng samgyupsal. And dito sa Sky Garden, meron din silang ice cream after nung kumain. So, pampanggal din. Kuya, pwede ka ma-interview? Okay, go. Kulay ka naman sa camera. Ay, English only? You don't speak Tagalog. Yeah, Tagalog. Ah, Tagalog. Okay, ano bang ano? Ano bang specialty nyo dito sa Sky Garden? I don't think so. Tell them. Ano yung specialty dito? You don't know, kuya. Thank you, kuya. Okay. Kuya, may answer for you. Call a friend. Ano po yung specialty nyo dito? Sanggyupsal po. Sanggyupsal. Thank you, kuya. Ano po pangalan nyo? Leo po. Leo. Kaway ka naman. Hello po. Thank you. Ayan, the food is ready. Babcha. Let's go. Pamuchin. Pamuchin. I'm so excited to drink that. We have to make sure the fan is hot. Okay. Start to cook the samgyupsal. Samgyupsal. The plain pork belly. Samgyupsal. The Korean pork barbecue. Okay. Yes. So kailan po ba nag-start ate yung ano Sky Garden by the Bay? Since 2000 Samgyupsal. It's a San Samgyupsal. The same name here. This is a Samgyupsal. Samgyupsal. Hirap naman ang mga pangalan. And this is the lahat samgyupsal. Yes. Bago ka makakain, kailangan mo munang Muksal i-recite yung pangalan. Muksal. What? Muksal. Muksal. Samgyupsal. Muksal samgyupsal. Amarinated beef. Wow. Ano? Samgyupsal. Ay, sorry. Ang combination na ano? Ang sarap pa. Masarap okay. To. Try ito. Oh, yes. Try mo. Sana. Buko nyo kinain? It looks yes. Like omelet. Ito. But, yeah, may cheese. Our omelet here in Philippines. Masarap po ba to? Ito. Soju. Ah, pang bababa talaga siya na kinain, soju. Subukan niya. Pagkatapos niya kumain sa sanggyupsal, diretso
kaming. So ayun, yung subscription nila dito, may 4 types of meat pala, dalawang pork and dalawang beef, and it's unlimited. And yung side dish naman nila, 7 side dish. Ito kaming cheese, katulad din ng iba, and may soup din, may sauce, lagi, hindi nakarap. Pork, beef, para siyang bulgo. Ito po, kasi po, ang kuskus kasi ng uso ay yung sauce niya. So, para maiwasan sobrang usok, pwede na siyang itabi. Ito, nag-edit. Dandali na kasi maluto ito. And your choices of meat, we have here the marinated pork. So meron po silang marinated beef. So pero ang slim niya naman po. Eh kasi po, syempre, everyday. Everyday alak din po. Ah, kasi iniinom mo rin to. Everyday. Kasi iniinom ko dyan. Grabe. Actually, kanina pa ako dito eh. So, nakita ko siya na maliwanag. And I must say na siguro lunch or dinner is okay. Kasi may view nga tayo. And pag night naman kasi wala naman siya view kundi building lights and all. Pero maganda pa rin naman siya. Ayan. So yun nga guys, just to add, talaga namang nagustuhan ko yung samgyupsal dun sa Sky Garden by the Bay. And kakaiba siya kasi yung ibang napuntahan natin, di ba? Parang usually nasa loob sila ng mall or nasa city. Ganyan, malapit sa school, malapit sa office, ganyan. Ano siya? Parang very normal na makakita tayo ng samgyup sa kahit saan man sulok tayo ng buong Metro Manila pumunta or kahit pa sa mga provinces, alam ko usong-uso na rin yung samgyupsal. But itong sa Sky Garden by the Bay, kakaiba siya kasi may view ka ng dagat. May view ka ng mga yate. So, yun. Maganda siya pumunta din siguro after working hours nyo. Isama mo yung mga friends mo or office mates mo. During weekend naman, pwede mo isama yung family mo or actually kahit weekdays for family celebration. Ayun, magandang pumunta doon. Especially during pa-dinner na, like 5 PM onwards kasi ang ganda ng sunset sa bay. Na talaga naman makikita mo habang kumakain kayo. So, very relaxing and very calming. So, kakaibang experience talaga siya. So, yung mga hindi mahilig dyan kumain, mahilig lang sa travel, okay din siyang pumunta doon. Instagrammable din yung place kasi nga, ang ganda ng views sa labas. Tapos, ano, yung mga staff nila, mababait din naman. Mula kay Kuya Security Guard, sa mga server nila, pati yung may-ari actually, mabait din siya. So, ayun, so very welcoming. Yun naman yung gusto natin, di ba? Minsan kasi kahit na anong ganda ng lugar or gana natin kagusto yung food ng isang lugar, kung hindi maganda yung service, di ba? Parang nakaka... Alam mo yun, parang isipin mo, babalik pa ba ako doon? Kasi parang hindi maganda experience. Pero eto, maganda talaga yung experience kasi ang babait po nilang lahat and importante naman talaga is yung service, di ba? Aside from food. So, yun. And yung location naman nila, madali rin siyang puntahan. Ang nearest LRT station niya is Vito Cruz Station. And then from there, pwede kayong mag-jeep. Hanapin niyo yung orange na jeep. Lalakad lang kayo ng konti. And pwede kayong magpababa near PICC. Tapos from there, walking distance na lang siya. Lalagay ko na lang din yung address dito sa description. And actually, hindi lang din naman samgyupsal ang ino-offer nila doon. May mga a la carte meals din sila. Ayun.
So, konting trivia lang, guys. Actually, yung Sky Garden, matagal na siya. Hindi nga sasabihin kong ilang years, pero more than 5 years. Baka magkamali pa kasi ako. Pero, ayun, actually, yung Sky Garden before, nandun siya sa rooftop ng isang building. Kaya siya Sky Garden. Pero ngayon, since lumipat na nga siya malapit sa dagat, tinawag na siyang Sky Garden by the Bay. And, just in case, kasama mo yung mga friends mo, family mo, or lover, I don't know, pero meron silang, pwede ka mag-stay inside the restaurant, although open siya, guys, maaliwalas naman, kahit na hindi siya closed, pero actually, mas masaya yung feeling, kasi open siya and mararamdaman mo yung hangin sa labas, ayun, so meron sa loob and meron din sa garden, of course, kaya siya Sky Garden and by the Bay, so yun, so pwede nyo piliin yung loob and pwede nyo ring piliin yung garden area nila. So ako naman, personally mas prefer ko dun sa garden area kasi mas open siya and mas feel mo na kumakain ka lang sa garden, especially mas samgyup sa yung kinakain, so kakaiba talaga siya. Hindi ka mangangamoy, hindi ako nangamoy eh. Sa iba kasi nangangamoy. Alam mo yun, amoy usok, tsaka amoy kulog. Pero doon, hindi naman. So, guys, invite ko kayo na mag-visit dun sa restaurant nila, Sky Garden by the Bay. It's in Rojas Boulevard. And yun nga, again, ilalagay ko yung address sa baba para mapuntahan niyo siya. Okay? So, yun lang muna for today, guys. Please don't forget to like, comment, subscribe, and click on the bell button below para updated kayo sa mga future uploads of Mr. Members.